Guys, welcome to my YouTube channel. Ngayong araw, kasama ko ang aking anak na si Yuri para ipakita sa inyo ang collection niya na Gundam. Namana ng mga anak ko ang pagko-collection ng mga laruan. Sila, iniipon nila yung kanilang mga baon para makabili sila ng mga kalaruan nila. Kasi favorite na favorite nila yung mga Gundam. Ngayong araw, ipapakilala ko sa inyo ang aking anak na si Yuri para ipakilala sa inyo ang collection niyang Gundam. Hi Yuri, welcome to my channel. Hi. Welcome to my channel. Ipakilala mo na ang iyong mga Gundam. Sige, ito po yung naming Gundam. Ito po si Tri-Burning Gundam. Ito po yung pinakamaliit po ng standard na Gundam dito sa Gundam ano po? Collection. So guys, ito guys yung box art niya. Ito po. Tapos ito po yung figure. Ito po yung mga accessories na. Meron po siyang dalawang sa support sa likod. Pwede yung ilagay na ganyan. Tapos ito rin po, sa kamay. Dito ano? Ilagay dyan. Ito guys yung pangalawa, si Gundam Barbatos. Ito guys, pareho rin sila ng skin. Pero magkaiba po sila ng ano, ng model. Ito yun guys. Ito guys yung accessories ng dalawang machine gun. Tugnan. Tapos isang miss. Wow. Diyan po yan, dalawa sila. Yan. Okay, ako taga-ayos. So, ito yung box art nyan. Ito po. Gundam. Yan. Ano siya? Ano? Barbatos Lupus. Barbatos. So, ito yung pangatlo. Si Wing Gundam Zero. Alam ko sa Gundam Endless Waltz. Siya po yung pinaka-paborito kasi meron po siyang ganito. Ipapak po siya ng malaki. Ito po. So, meron din po siyang nag-iisa lang po na weapon. Ano po, sa pong malaking canyon, kasi lagay lang po sa kamay niya. Ano po, kakatabi po sila. Wow. Okay, patagayos. Ano po. So po yung pangatlo. Ito po, di ko masyado ginagamit to eh. Si Astray Red Frame po. Ano pangalan niya? Astray Red Frame. Pare-pareho po silang skill ano. Sila kapat. Pare-pareho po silang ano. X-standard lang skin. Kasi ito po yung weapon yan. Meron shield. Tapos meron po katana. Ayan. Lagay po natin dyan. Ayan. Ito guys yung Gundam 00 Diver Ace. Sagasag natin para... Ito guys, medyo iba na ito sa SDCS na to. Ito yung medyo mas mataas na standard sa kanila. So guys, ito naman guys, kaiba sa kanya yung jetpack niya. Double jetpack po siya. Tapos meron po siyang apat na accessories. Pero po siyang dalawang baril, tas dalawang espada. Ito pong espada niya, pwede equip dito yan. Pwede. Lahat yan, ano, anak, no? Kayo lang yung nagbubuo. Na. Apo. Yung, para po mabuong ganyan po, kailangan po hand-to-hand made po yan. Yung, ikaw po mismo gagawa. Pag yung unang bili po to, ano po, tanong naka separate po lahat ng parts. Kailangan po kayo po mismo bubuo. Yan po. Yan. Lagay po natin siya dyan. So guys, ito naman guys yung Crossbone Gundam X1. Ito guys yung isa sa mga pinakapaborito ko. Tapos guys, ang unique niya pala guys ng SDCS. Tulad nito, pwede silang mag-iba ng mata. Meron silang gantong isang pair ng gantong style ng mata. So meron silang pair ng style ng gantong mata. So dalawa. Pwede niyong kung anong gusto. Pwede niyong piliin kung anong gusto niyo. Pero mas gusto ko itong isang to. Katulad ng mga mata nila. So anak, di ba, ano kayo yung nagbubuo niyan? Ng mga ano? So guys, ito may dalawa siyang weapon. Gundam. So meron siyang isang buster, isang sword. Itong dalawang to pwedeng pagsamahin. So magiging isang buster to. Katulad nito. Yan, lagay na natin dito sa kamay niya. Yan. So ilagay natin dito. Sa likod na sila. Okay. Yan. Ako taga-ayos mo. Yan, dyan. So guys, ito naman guys yung pinakahuli na sa katulad nilang mga standard nila. Ito guys yung isa sa mga pinakaborito kasi ito yung medyo bago-bago pa. Ito guys yung Unicorn Gundam Destroy Mode. Ito guys yung pinakagusto ko. So guys, ang unique sa kanya itong mga nasa katawan niya. Ano siya parang mga crystal-crystal sa katawan. Tapos malaki yung antena niya. Antena. Yan. Tapos dala tatlo guys yung accessories niya. Meron siyang shield. Meron siyang barrel.
Tapos meron siyang espada. Yan. So, mas gusto ko nung lagyan na lang yung baril. Ito guys yung ano, backstart na yan. Medyo mas malaki siya kaysa dun sa mga iba. Ano? Mga ilang oras yan bago mo mabuo. Ito guys yung mga maliit na ganito, mga around 30 minutes lang bago para mabuo kasi medyo maliit lang yung mga yun. Kung mag-iba-iba kayo ng scale, medyo mas mahirap buuin yun tsaka mas matagal. So guys, ito naman guys yung pangalawang mga skill ng Gundam. Ito guys yung Owasha Atsuki. Hirap ng mga pangalan, ha? May mga code name, may mga yun. Ito guys, may stand to. Yan. So ito yun guys yung medyo gold siya. So, meron siyang jetpack na ganito. So i-stand mo siya dito? So dito lang siya, i-stand na lang natin siya dito. Yan. Lagyan natin siya dyan. Tabi ng mga yan. Ano pa to? May mga... Ano yan? Sige, ito yung pangalawa. Arms Astray PMC Custom. Ito naman guys yung... Hindi ko talaga tipo ito eh. Hindi ko medyo gusto. Pati pareho din sila guys ng skill. Tapos parang sila may stand. Yan guys yung pinag-aiba ng skill nila. Ito medyo mas maliit. Kasi sa X-Thunder lang yan guys yung 1-144 scale sila. Pink kasi. 144 scale sila guys. Kaya medyo mas maliit. Ito guys yung pinaka-pangatlo. Strike Noir. Wow, ganda. Ito naman guys, apat yung accessories niya. Mas yung spada dito na pwede lagay ng saber. Tulad nito. Kaya rin to. Lagay natin to. Yan, katulad nun. Yan, katulad nito. Yan, yung saber. Mas pwede siyang ilagay dito sa jetpack niya. Mas meron din siyang dalawang pistol. Pwede nang ilagay dito sa bewang mo. Yan. So, ilagay natin yan dyan. Pwede nang hindi nakastan. Pwede nang hindi nakastan din. Tatayo na siya ang kusa. Guys, dyan na yan. So, guys, ito guys yung mga medyo mas malaking ano sa kanila. Medyo mas malaki yung mga accessories pati mga weapon. Ito guys yung full armor unicorn mode. Ito guys yung isa sa mga paborito. So, guys, yan. Mo guys yung ano niya. Wow, ganda. Accessories niya. Parang nahirapan kang buuin niya. Ito guys, medyo mahirap buuin itong mga around 2 hours bago mabuo. Yan, dyan natin lagay pwede, yan. Pwede natin iusog to? Iusog natin. Okay lang yan. Yan. So, usog natin para makita siya. Yan. So guys, ito guys, yung may dalawa siyang tube na ganito. Pwedeng lagay ng... Usog. Pwede natin lagayin siya ng stand para malagay ng mga sa likod niya. So, lagay mo natin ng stand. Napaka-alam ito. Daming accessories. Medyo mahirap siya buuin guys kasi ano eh. Medyo mas marami siyang parts kaysa sa kanila. Ito guys yung medyo mahirap. Lagyan natin yan dyan. Yan. Yan guys. Sobrang laki niya kasi. Yan. Okay. Meron pa siyang extra, hindi lang yan. Ito pa. Meron pa siyang beam canyon, tapos meron siyang beam magnum. Dito natin ilagay. Ngayon, okay lang dyan. So, meron siyang pair hands pa. Mga extra hands. Ito yung open hands. Ayan. Ilagay natin yan dyan. Ayan. Ito guys, yung pinakauli sa scale nila. Ito yung pareho sa kanya, pero magkaiba sila ng mode. Yan kasi guys, unicorn mode. Unicorn mode siya. Ito naman guys, destroy mode. Ito yung tulad ng maliit na yun. Ito. Meron silang para mga crystals sa katawan. Pero pinagkaiba nila, full armor sila. Ito guys yung backstart nyo, medyo maganda. Yan. Nagkakain dyan. Pero rin sila guys naman. Ayun. Katulad nito, may amagay. Magkatulad din sila, meron silang tube. Alos pareho talaga sila. Pinagkaiba lang talaga nila yung ng katawan nila. And ilagay natin ito sa likod. Accessories. Parang pareho lang sila. Ano yung mga baril? Accessories. Mga baril yan. Mga extra. So, ilagay natin ito sa likod. Wow.
Ang pinakaiba naman nila, guys, meron siyang stand. May stand siya para dito sa mga shield niya. Tapos meron pa siyang extra shield, tool nito, tapos beam magnum, tapos beam saber. So, guys, yan. Tapos meron din siyang extra massive katulad nito. Pinagbibili mo ba ito? Hindi. Ito naman, guys, yung mas malaking scale pa sa kanila. Ito, guys, X-Standard, 1-144. Ito naman, guys, 1-100. Ito, guys, yung mas malaking scale talaga sa kanila. Yan. Sino yung pinakasikat? Sino yung pinakasikat? Kolam, eh. Kolam pinakamaganda. Iusog na natin kasi medyo malaki na yun dito. Okay. Iusog na natin itong mga to. Baka maputol ko yung mga ano nila. Di naman. Mga baril. So, guys, ito naman, guys, yung X-Standard na heavy arms. Yan. Ilagay na natin yun din. Ilagay na lang natin dito. Yan, guys. Sino nag-influence sa'yo nina? Ang nag-influence po sa akin ng para mag-collecta po ng gato, which is yung teacher ko. Teacher ko po nung grade 4. Kasi po nung nakita ko po siya, yung bubo po siya ng gato, para na-inspire po ang tulad sa kanya kasi daw po. Yung gato daw po, nakakahiligan niya po daw po since nung childhood niya. Eh, nung bata po ako, kahit ano gusto kong makuha. Eh, de, nung bata ako, bumili ka agad ako doon kay sir. Yung pinakamurang halaga lang binigay niya sa akin. Kaya, pinakuha po ako ng mga Gundam. Tapos, nung doon na po nagsimula. So, guys, back tayo dito sa heavy arms. So, ang meron namang fuse dito, yung, ito po yung unique sa kanya. Nakauta ka ba? Lahat, guys, ng armor niya pwedeng mabuksan. From legs to shoulder po, pwede siyang buksan. Hanggang sa pagtanda mo, dala-dala mo yung laruan na yan. Kahit dito, guys, sa gilid meron. Siyempre naman, hindi ko ibenta to. Hindi ko ibenta. Hindi ko ibenta to. Collection mo na yan. Hirap yung buhin eh. Ibenta ko. Collection mo na yan hanggang guys, sa... Guys, yan. Tapos pwedeng isarado ulit. Ayusin mo natin itong... chest part niya. Yan. Ganda ng collection. So guys, ito pa yung isa niyang accessories, yung army knife. Tapos ito rin po, beam gatling. Ito guys, meron din siyang shield. Tapos ito yung head sculpt niya. Yan. Ganda. Medyo magandang head sculpt. Okay. Kita pa ba siya dito? Sa... Kita pa siya. Kita siya sa likod? Ayan. Tumba. Wala ba siyang stand? Okay. Wala na eh. Okay. So guys, ito naman guys yung pangalawa. Ito yung Sandra custom. Yan. Ito guys, medyo mas malaki sa kanya ito na unti, pero pareho rin sila ng skin. Tsaka medyo mas maganda guys yung body ano niya. Body figure. Kasi meron po siyang mga decals. So, meron na, nabubukasin po yung cockpit nila. Pag 1-100. Ayan. So guys, ito yung mga weapon niya. Meron siyang pair of plates. Pwedeng silver, pwedeng red. So, i-equip natin ito sa kanya. Matay niyo yung kapta mo dyan. I-equip po na natin sa kanya itong weapons. Tapos, magaling. Ayan. I-equip natin. Oops. Hindi bang siya makuputol? Hindi siya. Diba? Sana makita siya. Medyo mayar, pero pandali na. Yan. Kailangan ang maglalaro nito mga ilang taon kasi medyo so guys medyo mas ano to eh, medyo depende sa bata siguro mga 15 years old na lang kayo pataas pwede na itong malaro 15 years old ilang taon ka na ba? 15 15 na ako wala hindi oops tanggal yung braso oy hello yeah. So guys ito yan. Medyo maano siya, no? Dito. Medyo mata... Medyo mahirap-hirap siyang tanggalin yung mga ano niya. Mga accessories. Accessories niya. Ito, ilalagay natin yan dyan. Ah, so yun, papalitan mo. So, kasi, pwede siyang palitan. Pwedeng pula, pwedeng silver. Ah, okay. Lagyan natin dito sa kamay niya. Yan. Wow, nakakatakot naman kalaban niya. So, alam guys, masyado matulis. Matulis. Medyo ayaw ko.
Hindi, usod natin. Usod-usod. Ay! Kaya niya talaga tumayo. Usod-usod. Yan. Ayan, okay na. Okay. Okay yan. Yan. So, yan ang ano natin. Ito yung box art niya, guys. Medyo malukit. Yan. Dito. Hindi, ganyan. Yan, yan. So, ito okay. Guys yung pangatlo. Ito guys yung medyo maganda. Para si Aquaman. Pangatlo Shenlong. Pangatlo sa uli. Pangatlo siya sa uli. O, sagasag ka. Kasi para may space na siya. Magkaka... Lagyan natin, ilagay natin yung box niya. So, ito guys yung box art niya. Yan. Yan. Lagyan natin dyan yung ano niya. So, ito guys yung ano niya. Figure niya. Meron siyang saber na ganito. Meron siyang shield. Na... bilog. So, meron din siyang ganito. Parang fang. Yan. Tapos pwedeng i-equip to sa braso niya, sa likod. Isasarado na lang yung nasa. Yan. Kanda, pag na mga nakabox yung mga Gundam. Nare-recommend ko to guys na nakabox na lang. Kasi medyo mas mano kapag naka-ano sila, expose sa ano, sa mga dumi. Para at least maganda pa rin yung quality kahit matagal na, no? Okay. Maayos pa rin yung laruan. So, po sa akin na, five years na po sa akin yung mga yan, eh. Five years na po. Pero buo pa rin po. Grade, ano ba? Anong grade? Grade 4 pa lang po ako, meron na po akong ganito. Grade 4. Tapos, nung ano po, tinatago ako. Tapos, yung iba pa nga po dito, mga sira, yung iba po may mga sira na, eh. Kasi po may ano, ito yung, sira po sa tagal. So, ito naman guys, yung left side. Yan. Pinapakita mo. Yung guys, ang unique naman sa kanya, side, sa kanya, para siyang side na malaki. Para siyang Grim Reaper. Parang ang pinaka-astig sa kanila ito, no? Yan. Para sa akin. Yan. So, meron na siya, guys, na shield. Lagyan natin yan, yun. So, guys, yung head sculpt niya. Yan. Pwede dito. Ilagyan natin dito. Para makita siya. Para may space. Lagyan natin yan. So, sobrang dami ng box. Naka-box talaga siya. Kasi para hindi siya masisira, no? Kasi medyo... Yeah. So guys, ito na guys yung finale. Ito na po yung pinakahuli. Sa lahat. Hindi ko po pumalagay yung box kasi marami na po eh. Ah, sige na. Yan. Ito na kitang... Yan. Ito guys yung Wing Gundam. Ito talaga guys yung pinaka-favorito ko. Puro favorite mo naman sila lahat. Pinaka-favorite ko po ito pero lahat po sila. Ano po, mahalaga po sa akin. Kasi ito guys, meron siyang beam magnum, katulad ng isa. Pero ang pinag-aiba po nila, mas mahaba po itong isa. Pero po silang may baril na ganito. Yan. So, meron po silang reserve na para sa balak po nito. Pwede mong ilagay dyan sa gilid. Yan, switch po natin dyan. So, meron din po siyang, kuha natin na dito. Shield po. Ito po yung equip po to sa kaliwang baraso niya. Yan, lagay po natin yan dyan. Secure po natin para di mahulog. Mahirap din bumuo niyan, no? Talagang ano, detalyado. Tatanggalin sa experience mo ko, guys, ito po yung pinaka-mirror boy yung mga master grade. Kasi po medyo malaki-laki sila at mas maraming detail. Kaysa dun sa iba. Yan po. Yan, ilagay na po natin sa likod. Dinap po siya kasi. So, meron ka pang gustong kasama ng mga collection mo na to na gusto mo bili. Alas wala na po, napakarami ni. Yan mo na po. Ito pala guys, yung pinakauli niyang accessory. Pero siyang beam saber. Yan, ilagay na po natin. Yan. Meron ba siyang stand? Sobrang dami niyang accessory. Yung mga master grade guys, wala silang stand. Ano po, okay. Ano sila. Separate po yung pagbili ng stand. Yan, so ilagay na. So guys, ito guys yung lahat sa collection ko mula sa X-Standard, sa pinakamaliit, hanggang sa pinakamalaki. X-Standard po, 144, 1-100. Sana guys, magustuhan niyo po itong video na ito. Leave like and subscribe to this channel. Hi guys, salamat po. Sana supportan niyo po kami. Please like and subscribe to my channel. At abangan niyo pa po ang mga susunod namin collection items sa aming YouTube. Salamat guys, God bless you. Bye-bye.